ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Hindi panahon. Yan. Paintulog po ninyo na matigil kami ng ilang minuto. At bago po natin simulan ang paghahayag, lagi po namin sinasabi na kami po ay nagbibigay po sa inyo ng kapayapaan at hindi po kami manghihingi ng anumang uri ng donasyon. Ang aming pong naisin ay maibahagi po ang aming nalalaman tungkol sa aming natuklasan. Ito po ay dapat po din po ninyong malaman. Ayan. Pahintulad po ninyo, bago po kami magsimula, tayo po ay saglit na manalangin. Aba Yahawa, aming alahayam, kayo po ang mapagpalang ama na siyang tunay na dapat makilala ng maraming tao sa bansang ito. At ngayon po ay aming ipakikilala sa kanila sa lugar na ito. Kayo po ang patuloy na maganda ng isip at kalooban nila. Kayo po ang patuloy na magbigay kaunawaan. Luwalhating ka sa pangalan ni Mashiach Yahawa Shai Yaman. Okay? Ayan. Halos pang lima na nating expedition sa lugar po na ito ng ETB. Alam po namin sa lugar po na ito ng ETB, marami po dito ay hindi pa lubosang nakikilala ang tunay na mailikha sa original Bibliyang Hebreo. Na minsan po, nung kami po ay nagsimulang mangaral tungkol sa tunay na pangalan ni Aba Yahawa Alahayam, ang tunay na ama na may likha ng langit at lupa na matagal na panahong itinago dahil sa pinalitan ang kanyang pangalan at inalis sa original Paleo Hebrew Bible. At alam po natin kung sino po ang naging dahilan kung bakit hindi na po nalaman ng maraming tao ang pangalang Yahawa. Gawa po ng modern Hebrew Bible na sinasabi nilang Yahawa ay hindi Yahawa kundi Yahweh at iba't ibang mga pangalan ang mga nakikilala natin sa mga Bibliyang nabibili natin sa National Bookstore. Ito po ay mga pangalan po ng fallen angel na kasamaan po ng limang satanas na nagpakilala po sa aklat ni Enoch o nakilala sa aklat ni Enoch. Ang Lucifer po ay ibig sabihin high-ranking angel. Ang Satanas ay ibig sabihin po sa Ingles is adversary. Sila po ang mga kumakatawan sa mga fallen angel na inihulog ng ating Ama Aba Yahawa gawa ng hindi po nila sinunod ang kanyang sinabi na mag-bow down sa nilikha niyang tao na kanyang kalarawan at kanyang anyo na walang iba kundi ang ating unang ninuno sa unang paglikha, si Adan at si Eva. So marami pong mga tao sa bansang Pilipinas na hindi po ito pinapansin. Darating ang araw at hindi na po magtatagal, ang pangalang Yahawa ay makikilala sa buong sanglibutan. Alam po ninyo, hindi lamang kami ang nangangaral tungkol sa pangalan ng Aba Yahawa. Aba meaning Father. Yahawa ang pangalan ng tunay na may likha sa Hebreong Biblia. Ang alahayam ito'y kumakatawan sa kanyang pagiging makapangyarihan. So sa bansang Israel, ang kanilang pinuno noon ay si Moises. Sinabi niya sa Exodus 3:15, salitain mo sa mga anak ni Israel, walang ibang pangalan na pwede nilang itawag sa akin, Yahawa, at ito ang pangalan na tatawagin nila sa akin forever and ever, generation to generation. Pero lumipas po ang mga panahon. Noong more or less 143 BC, lumipas na ang maraming panahon at ang Babylonian ay kalat na sa buong Europa. At ang lahing Grego sa katauhan ni King Antiochus ng aklat ni Maccabeo, sinikap niya na ang mga Hebrew Israelites ay maalis sa kanilang identity at talikuran ang kanilang lumang kinaugalian sa pagsamba at pagkilala sa ating tunay na may likha. Hindi po nakontento
ang haring ito na pigilin at kalimutan ng mga Israelita ang kanilang kinagisnan. Nagpadala siya ng isang tao, kanyang hinirang, upang ipatupad ang batas na kanyang ibinigay. At ang sabi sa Makabeo, chapter 5 and chapter 6, sa kanyang pagbibigay sa kanila ng batas na ito, niligalig niya ang buong angkan ng Israel at 80,000 ang bilang ng mga tao yon. At sa kanyang ginawa, halos hindi na makayana ng tao ang kanyang ginagawang pagpipersecute. So ang 40,000 pinatay niya, bata, matanda, maging ang mga pasusuin. Ibig sabihin, yung dumidating bata, pinapatay ng hari na ito na isang Griego. Si King Antioco na isang Griego. So ang 40,000 para makumpleto ang 80,000 ng mga Israelita ay kanyang ginawang bihag. Ang iba ay binenta upang maging alipin at mga trabahador ng walang suhol. Ganito nilupig ng mga Griego at pinalitan ang pananampalataya nila. At dahil sa nangyaring iyon, ang ibang mga natirang Israelita ay umayon sa kagustuhan ng mga Griego. At alam po ba ninyo ang nangyari? Ang ipinagbabawal na pagkain sa Israel ay ipinilit nilang kainin. At ang haring ito ay nag-utos yung mga nasa Syria, Egypto, na mga Israelita na binili nilang bihag ay pakainin din ng pagkain ipinagbabawal. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano mga pagkain yon. Alam naman ng mga ibang relihiyon kung ano mga pinagbawal na pagkain sa Bible. So dumating ang oras na hindi lamang ang identity na sinasamba ng mga Israelita ang gustong palitan at limutin sa mga Israelitang angkan. Ang ginawa po ng mga Griego, pati ang creator na kanilang creator, pinalitan nila ng mga pangalan ng mga fallen angel na ipinalit nila sa tunay na creator na si Yahweh. At kanilang sinasabi na ito ang kanilang creator, walang iba kundi si Zeus, the god of thunder, ng Olimpo. At ang iba pang mga creator na kinikilala sa god of Greek, yan po ang nakilala po natin. Kamukha halimbawa ng December 25 ay isa pong celebration para sa isang tinatawag nilang tagapagligtas na ipinanganak December 25. Hindi lamang po si Jesus ang ipinanganak ng December 25. Marami pa. Mayroon pang isa ang kinakilala nilang Diyos ng liwanag na walang iba kundi si Dionysos. Si Dionysos ay isa sa mga god ng Greek mythology. Makikita po natin kung ano ang ginawa ng mga Romano pagdating noong 70 AD na nakuha nila ang Biblia at pinalitan ang mga pangalan doon ng pagkakakilala sa tunay na creator. Yung Yahweh, ginawa nilang God. Yung Yahweh siya ay na Savior, ginawa nilang Jesus at iba't iba pa. So ngayon, kapag tayo po ay nangangaral tungkol sa ating natuklasan, sasabihin ng iba, kayo ay mga kunto, kayo ay mga anti-Christ. Kami po ay hindi mga anti-Messiah. Gawa ng ang Palyuhedro, ang original na nakalagay, kapag ikaw ay against sa Messiah ng Israel, ikaw ay anti-Messiah. So, nung dinoktor ang Bible, yon ang inilagay nila, ang pangalan Christ. Kaya pagka ngayon mo ito ipangangaral at paniniwalaan si Messiah Yahawasay, ikaw ang magiging anti-Christ. Pero sa original Palyuhedro, ang tunay na anti-Messiah ay si Jesus Christ. Bakit? Ang tunay na katauhan ni Jesus Christ ay galing sa katauhan ni Cesare Borgia. Mag-search kayo kung sino si Cesare Borgia. Ang Emperor Constantine ng Roma, the Council of Nicaea, 325 BC, dineclare niya na si Jesus Christ is a one of new son Roman God. Isa sa ginawa nilang Diyos na araw ng mga taga-Roma. Kaya si Jesus Christ ay sinasamba natin sa araw ng Linggo. Sun worshiper.
ang araw ng Linggo. Tayo po ay sumasamba hindi sa tunay na Creator at Savior ng Israel, kundi tayo ay sumasamba sa araw na Diyos. Diba Sunday, Tagalogin nyo ang Sunday, araw ng araw. Ang unang paglika, pagkatapos pong nilika ang langit at lupa sa kanyang kalagayang napakadilim, ginawa ni Aba Yahawa ang araw upang magbigay liwanag sa buong sangsinukob. Kaya ang unang araw sa kasaysayan ay Sunday. Pero anong ginawa ng mga Greek? Anong ginawa ng mga reliyon? Ng pagano? Ginawa po nila ito ay ikapitong araw. Na dapat ito ay unang araw sa ating panahon. At ang unang New Year ng tunay na Hebreo na galing sa tunay na Creator ay March 1. Dito po sinisilipate ang New Year. Alam niyo po, maraming binago ang Greek, binago ang iba't ibang klase ng mga pinaniniwalaan noon. Sinimulan ni King Antioch na iligaw ang kasaysayan, na baguhin ang kasaysayan, ilayo ang mga tunay ng mga Hebreo-Israelite sa pagkakilala sa tunay na Ama Aba Yahawa. At hindi lamang nila ginawa yon, kundi totally si Yahawa ay pinalita ng fallen angel na si Zeus, the God of Thunder. So, para mapatutuhanan itong sinasabi ko sa inyo, mag-search lang kayo sa Google kung sino si Zeus. Alam niyo po, sa Netflix, sa YouTube, mayroon na pong nagpapakilalang anak ni Zeus. Mayroon pang ang isa, si Thor. Diba? Yung may mulir, yung may maso. At sa mga iba't mga cartoons movie, pinapatay ng anak ni Zeus mismo si Zeus. So ito ay mga Greek mythology na napakaraming mga god, nagkaroon sila ng mga anak. May mga babae pa nga sa kanila, gawa ng ang fallen angel na ibinagsak na kasama ng limang Lucifer na hindi pinangalanan sa mga doctorated Bible, at ito'y mababasa sa Book of Enoch. Walang iba kundi si Asbel, Gadril, Penemue, Kasadya, at saka si Jacob. Yang limang iyan ay mga head of the general of the heaven. Sila ang mga fallen angel ng mga head. So nung sila ay mag-rebelde against sa Creator na si Yahweh, nung sila ay ibinagsak dito sa lupa, marami po silang kasama. At hindi lamang sila, may pangalawang batch pa na umibig sa mga tao at nagkaroon ng mga anak. At ito ang sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 1 up to 4, na sila ay nagkaanak ng mga tinatawag na giants or Nephilim. Kaya yung Yahweh, siya po ay isang Diyos na Nephilim. Siya ay may pakpak at mataas na tao at kaiba ang kanyang itsura. Sa panahon ng celebration natin ng January 1, yung tinatawag nating New Year, yan ay hindi talaga officially araw, oras o celebration ng pasimula ng daigdig, kundi yan ay pag-honor, pag-worship and adoration kay Janus, na siyang kinikilala ng mga Greek o Roman o pagan na kanilang isa na Diyos na dalawa ang mukha. Ang isa nakaharap sa hinaharap at ang isa ay nakaharap sa nakaraan. Na kung paanong ang magkaiba at magkasalungat na mukha na ito't isipan, ang isa ay nagsasalita ng tungkol sa maayos at totoo, ang isa naman ay negatibo. So, lahat ng ating sineselebrate sa mundong ito ngayon ay more or less galing po ito sa mga belief ng mga pagan na ang pinagmulan ay mga lahi ng mga anghel at katauhan ng mga anghel, na nung sila ibagsak sa lupa, na wala ang kanilang pakpak at sila ay naging mga parang ordinaryong tao, kaya lang mayroon po silang mga kapangyarihan. Dito po natin maiintindihan kung bakit mayroong Superman na napelikula na mayroong kakaibang tao na may kapangyarihan. Gawa po ng mga anak na yan, maaari marahil, hindi ko po sinasabi, pero kung natin po nga i-analyze,
maring isa po sila sa mga anghel na naging tao or naging anak ng mga anghel sa tao. No? Makikita po natin na ang misteryo sa likod ng mga bagay na hindi na ipapaliwanag, kung ating aralin ng Book of Enoch, muli po nating maiintindihan na yan palang mga taong may kapangyarihan at mga taong naging king sa buong sanglibutan na naging tanyag noon ay mga fallen angel. Like for example, palit-palit po ang panahon. Ganon din po ang history ng tungkol sa pagkatao ni Nimrod. Si Nimrod ay tinegoryang kapanganakan niya ay December 25 na siya nagiging Pasko. Pero nung dumating ang 1769 na mawala ang pangalan ng Yahweh Shai as Savior ng Israel, gumawa ang mga Greek ng pangalang Peke at dinoktor ang Bible at siyang isiningit, at muli po ang nakilala natin ay ang pangalang galing kay Helsius, the God of Thunder, na kung ating pong tatagalugin, Jesus Kristo. Ngunit, ngayon po, ang Jesus ay galing kay Zeus, ang Kristos ay galing kay Serapis, the God of Egypt, na siyang founder ng Christianity. Mga Christian, huwag po kayong magagalit sa akin. Bakit? Ako din ay isa sa katulad ninyo noon na tumanggap ng Christianity doctrine at religion na hindi po natin alam na ito pala officially ay nagmula sa Egypto 305 BC. Bago po dumating ang Kristyanismo sa Roma na official na tinanggap ni Emperor Constantine Paul para maging official religion ng Roma, ito po ay nag-i-exist na doon sa Egypto. Ngayon po, patunay lamang na ang pangalan ni Abba Yahweh ay kanyang iningatan para hindi masalaula ng tao sa anumang gagamitin nating lingguwahe. Like for example, sinabi niya sa Exodo kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel na huwag gagamitin, huwag babanggitin sa walang kabuluhan ng aking pangalan. Kung ang tunay na pangalan ng Ama as a creator is God, bakit ginagamit ito ng mga puti sa kanilang pagmumura? Even ng Jesus, kung banal at tunay na ito ang Savior, ginagamit din po nila ito sa kanilang pagmumura. So, sinasalaula nila ang pangalan ng kanilang sinasamba o ng ating sinasamba noon. So, sa madaling salita, lahat ng ating mga nakilala sa Bibliyang doctorated na hindi na original, lahat po yan ay mga pangalan ng fallen angel at mga anak ng fallen angel na nakilala sa iba't ibang panahon at katawagan. Una, yung Diyos, galing din po yan sa Latin na Deus, at kung ating pong aralin, siya rin po si Zeus, the God of Thunder. Mga kababayan ko, hindi po kami nagsishare sa inyo para kayo iligaw. Tayo po ay iniligaw ng pagan religion para mawala sa atin ang ating kinaluma na pananampalataya sa tunay na Abba Yahweh Alhayam at kay Yahweh Shai HaMashiach, na sinabi ng Revelation chapter 1 verse 14 up to 15 na si Yahweh Shai sa kanyang pagiging King of Kings and Adawan of Adawan, siya'y muling babalik sa mga huling araw, at maraming bansa ang iiyak gawa ng hindi nila kilala si Yahweh Shai. Pero ngayon po, hindi na po kayo makakaiwas. Pinapakilala ko na po sa inyo si Yahweh Shai, siya ang King of Kings, is Adawan na Badawan. Meaning po niyan, sa translation ng mga mababasa natin sa Bible na dinoktor, is Panginoon ng mga Panginoon. But sa original Hebrew, Adawan or Adonai. Mga kababayan ko, sa hapong ito, si Yahweh Shai, siya si Yahweh na nagkatawang tao. Yan ang sinasabi ng Juan 1.14. Nagkatawang tao ang salita at naging katawang tao kamukha natin, at naranasan ng mga disciple ang kanyang kapangyarihan na malas nila. At pangalawa,
siya din ang nagsabi sa kanyang mga alagad at sa mga taong nakakarinig sa kanya noon na ginawang Jesus sa modern, sa mga doctorate. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sinabi ni Yahweh sa iyon, gawa ng kailangan nating malaman na nag-iisa ang Ama, nag-iisa rin ang naging anak sa sanglibutan ito na siyang tunay ng tagapagligtas. Siya si Yahweh ang nagkatawang tao, siya si Yahweh siya. Kasi sa Hebreo, ang meaning ng Yahweh siya ay Yahweh is my salvation or Yahweh is salvation. Sa bansang ito na ngayon ay nandito kami, nakikita naman nyo siguro na ang aming mga damit ngayon ay mayroong ibang mga nakalawit-lawit yan. Pwede ninyo kaming pagtawanan, pero sinasabi namin sa inyo, ang bansang Pilipinas ay may mga lahing Hebreo at may dugong Hebreo. Sapagkat noong 721 BCE, noong sinalakay ng Roman Empire ang kaharian ng Jerusalem, may naiwang tatlong tribo sa Israel sa isang kaharian. Sa kaharian ng isang kaharian sa Israel ay tatlong tribe. Si Judah na siyang ulo, pinuno ng mga Hudyo. Ang isa si Levi, as Levita or mga Levites na sila ang inappoint sa templo ng araw para mag-offering ng mga offer ng Israel. Pangatlo si Ruben. Ay, no. Hindi si Ruben. Recall ko na lang. Hindi ko maalala. Judah. Judah, Levi, and Binamin. Okay. Ito. Si Judah ang namumuno. Pangalawa, si Levi. The tribe of Levi. Pangatlo, si Benjamin. So, sa isang tribe ng kingdom ng Israel the time, nung sila ay na-captured ng Syrian Empire, ang ilan sa kanila ay napunta sa Egypto ulit. Napunta sa iba't ibang parte ng mundo. At ang iba sa kanila ay nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. At dito po sa atin sa bansang Pilipinas, napunta sila sapagkat sinasabi po sa aklat ni Isaiah 11:11. Muling kikilos si Yahweh sa pangalawang pagkakataon at kanyang titipunin ang mga nalabing angkan ni Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Magsisimula doon sa mga umalipin sa kanila at kumuha sa kanila. And the last part, dito sa mga island of the sea. So ibig sabihin, hindi po magkakamali ang Bible na ibilang ang bansang Pilipinas sa napakaraming island. So sinabi din po yan ng Iblines ni Jacob, ang kanyang mga anak, na ikaw subulon, doon ka magtira sa mga islands, sa maraming kapuluang dagat. Paano makikilala ang mga angkan ni Israel sa pamamagitan ng Tirentas? Sinasabi niya po sa mga bilang 15:38. Salitain mo sa mga anak ni Israel na maglalagay sila ng mga fringes or tassel sa kalaylayan ng kanilang damit. Ito ang palatandaan ng pagkakilala sa kanila sa kanilang mga lahi. Dito po makikilala ang mga anak ni Israel. I-search po ninyo, bansang Pilipinas lang po ba ang may mga lahi, may mga tassel sa kalaylayan ng damit? Ang Ipugaw at saka ang Bicol, nangunguna sila sa mga listahan. Pero ang bansang Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, ang kanilang kinaugaliang mga kasuotan ay mayroong mga tassel sa laylayan ng kanilang damit. Meaning, ang bansang Pilipinas, almost of Asia country, ay mayroong mga anak ang Israel. So, sa huling mga araw at sa mga oras na ito, muling maihahayag ang pangalan ng Abba Yahweh, hindi lamang sa Pilipinas, sa bawat bansa na may mga Israelita, makikilala si Abba Yahweh.
at muli nilang hihirangin at tatanggapin si Hawsay na napako, nakabitin sa punong kahoy at hindi sa cross. Sapagkat sinasabi ng Deuteronomy, lahat ng ibinitin sa punong kahoy ay sinumpa. Kaya po, nung si Hawsay ay nabitin sa punong kahoy, siya po ay hindi na kailangan lubugan ng araw para ilibing. Instantly, tinanggal siya na nakabitin sa punong kahoy, gawa na kapag na lipasan ito ng kinabukasan, yung lupa na kung saan siya nakapako ay madadamay sa sumpa nung ibinitin sa punong kahoy. So kamukha na sinasabi ng Isaiah, nung si Hawsay ay pinatay, binugbo, at dahil sa ating mga kasalanan, siya po ay isinumpa. So, lahat ng sumpa ng kasalanan, lahat ng bisa ng kamatayan, gawa ng pagkakasala ng ating unang ninuno na si Adan, at patuloy na ito'y pumunta sa atin sa hanggang sa ika-apat na salinlahi, tayo pong lahat ay nagtamo ng sumpang iyon. Pero purihin si Aba Yahawa sa pamamagitan ng katauhan ni Yahawa siya nung siya ay magkatawang tao, nung siya ay ibitin sa punong kahoy at pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan, nung siya ay nagbubo ng dugo sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sa lahat ng kanyang mga natamong palo, nagkaroon tayo ng kalayaan, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pero nung tayo ay binigyan ng Greek, ng pagano, ng savior na galing sa Greek, sa katauhan ni Cesare Borgia, masalimuot ang direksyon ng mga taong naniniwala diyan. Alam niyo po kung bakit? Sa Latin, kapag inyo pong basahin, ang pangalan Jesus Christ, ang ibig sabihin niya sa Latin, Earthpeak, baboy ang pangalan, ang nagmamayari ng pangalan niya. Sa Hebreo, siya ay kabayo. Sa National Geographic, ang Jesus Christ, ang pangalan niyan ay butiki. So, mula sa paanan ng Mount Sinai, hanggang sa panahon ng mga relihiyon, hindi po tayo nakaiwan sa pagsamba sa hayop. Ginawa ni Satanas upang ang tao ay lubusang mapahamak sa impyerno. Muli po namin ipinapakilala ang tunay na Savior ng Israel, si Yahawashai, siya si Yahawa na nagkatawang tao. Sinabi ng Bible na walang makapupunta sa Ama kay Aba Yahawa kung hindi magdadaan kay Yahawashai. Si Yahawashai ang tagapamagitan ng lumang tipan at ng bagong tipan sa lahat ng mga anak ni Israel. Kapag naniniwala ka kay Yahawa bilang tagapaglikha at kay Yahawashai na siyang tunay na Savior ng Israel, ibig sabihin, binigyan ka ng pangako ng ating Ama, Aba Yahawa, ayon sa aklat ni Joel, na siya ang magbibigay ng kanyang Espiritu sa puso ng mga taong kanyang pinili. Ngunit kapag inyo itong narinig at hindi ninyo ito pinansin, na si Yahawa pala siya, si Yahawa siya na nagkatawang tao, siya ang tunay na Hebreo Savior ng Israel. Pag hindi ninyo ito pinansin, hindi ninyo ito pinakinabangan, hindi ninyo ito tinanggap, at hindi kayo maniniwala, darating ang araw, iiyak talaga ang buong mundo, iiyak ang mga taong nakarinig nito na hindi nila pinansin, siya pala ang tunay na Creator, ang tunay na Savior ng Israel, sapagkat ang palyo Hebreo nagpapatunay, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat sasampalataya, Yahawa siya. Bakit sinabi ni Yahawa, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Pangalawa, Juan 1:12, ang bibigyan ng karapatang maging anak ng alahayang, ayawang maniniwala at tatanggap kay Yahawa siya. Na ginawa natin sa doctorated Bible na si Jesus daw yun. Mali. Si Jesus ay invented na pangalan, walang katauhan. Proven po yan. Na mismong ang Vatican ang nagpapatunay na ang Jesus Christ Savior ay hindi nagbigay ng kaligtasan sa inyo.
sa atin noon nung ako'y Kristiyano pa. Bakit? Kasi kung nagbigay talaga ng proven Savior salvation yan, hindi na sana mananalangin ang mga matanda sa patay para ilipat sila sa purgatorio. Yung mga namatay, kapag sila ay mayaman, mahaba ang misa kapag minimisahan ng patay. Pero pag ang namatay ay walang wala at mahirap, hindi na po yan minimisahan sa simbahan. Winiwisika na lang yan ang bendita at inuutosan na na living yung patay. Ganyan katindi ang sistema ng ating mga tinanggap na paniniwala. Pag mahaba ang misa, ibig sabihin maraming ibinayad yun. Pero pagkakunti ang bayad, kunti lang din ang misa. Pag walang misa, walang bayad yun. Pero sa tunay na Creator, misahan ka man o hindi, tatanggapin ka ni Yahawa dahil kay Yahawa siya ay nanagbuwis ng kanyang buhay, nagpaganak ng kanyang dugo para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko at kaligtasan ng mga anak ni Adan. Ito po ang totoo. Hindi po kami maninira. Ano pong pakialam na, ano pong pakinabang namin kung maninira kami? Ako po ay dating pastor ng evangelical. Tinuro ko yan. Pero ngayon, ako'y namulat dahil ang tunay na Savior, Yahawa Shai. Isinishare po namin kahit saan kami makarating. Gawa ng ito'y kailangan malaman ng maraming mga tao. Pagdating ng judgment, wala na po kaming pananagutan sa kanila. Yan po ang sinabi sa mga aklat po ni Mateo. Bumayo kayo at hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ni Israel. Ipangaral ninyo ang salita, sabi ni Pablo, napapanahon man o hindi. May pagkakataon kang turuan ng tao, may pagkakataon kang isir si Yahawa at Yahawa Shai. Ibigay mo sa kanila para pagdating ng judgment, wala ka ng pananagutan sa kanila. Hindi ko po sinasabi na ako po ay pastor na hinirang ng sino mang mga organisasyon. Tayo po ay pinili ng ating Ama Aba Yahawa before the foundation of the world. I believe before the foundation of the world, si Bishop ay pinili na ng ating Aba Yahawa para matuklasan ang katotohanan. Even kami, before the foundation of the world, pinili na rin tayo ng Aba Yahawa upang maging boses niya sa mga ganitong uri ng daanan. Upang pagdating ng paghuhukom, wala na po tayong pwedeng sabihin na hindi na yun natin narinig na si Yahawa pala ang tunay na manlilikha sa Israel at Hebrong Biblia. At si Yahawa siya'y siya rin po si Yahawa na nagkatawang tao. At nung pinalitan ng mga Greek, ang pangalan ni Yahawa at Yahawa siya'y ang ipinalit, invented, at mga galing sa pangalan ng fallen angel. So, dapat po kayong maalarma. Dahil ang sinasamba ng buong sanglibutan ay mga pangalan ng fallen angel. Nahahatulan po yan ni Aba Yahawa sa darating na mga panahon. Si God rin po nagmamayari ng pangalan niyan. Hahatulan din po ni Aba Yahawa yan. Dahil yan ay nakatalaga na sa impyerno. Si Yahweh, ganun din po. Hahatulan din po ng Aba Yahawa yan. At yan po ay mga produkto ng mga fallen angel na nag-asawa ng tao. Si Elohim, ganun din po yan. Nahatulan din po yan ng ating Ama Aba Yahawa. Bakit? Kapag inyo pong isip, kung sino nagmamayari ng pangalang Elohim, siya po ay isang babae na mayroong mata sa noo. Yan po, dyan ang galing yung mata ng Illuminati. Makikita natin na yan ay mga bagay na hindi po natin alam. But sa panahong ito, maaaring sabihin niyo, Brad, Pilipino tayo, hindi tayo Hebrew. Doon ka nagkakamali. Bakit? Ang Pilipinas ay may tinatawag na lost identity. Bago ka naging Pilipinas, ano ka dati? Ikaw ay tinatawag na Maharlika. Pero bago ka naging Maharlika, ano ka dati? Opirian ka. O ikaw ay bansang opir. Pero ang totoo, ikaw ay pinagmulan mong lahi ay galing sa mga anak ni Heber. As Hebrew. Bakit? Mayroon pong kapatid. Mayroong anak si Heber na dalawang magkapatid. Si Peleg at saka si Joktan. Si Joktan ang pinagmulan ng mga Hebreo
na nandito sa silangan. Si Peleg naman ang pinagmulan ng mga Hebreo na angkan ni Israel. Yan po ang totoo. Ito po ay kasaysayan nating lahat, hindi lamang po ng sinumang tao sa mundong ito. Ngunit alam namin at alam ng Aba Yahweh na ang maniniwala ay tunay na mga pinili. Pero ang magre-resist at mag-aayaw, naniniwala po tayo kung anong klaseng lahi at dugo meron sila. So sa hapong ito, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyo po. Magbigay nawa si Aba Yahweh ng kapayapaan, maunawaan ninyo ang aming mga sinabi, bigyan nawa kayo ng Aba Yahweh ng pangunawa. Be blessed and shalom. Thank you po.